So ang gagawin natin ngayon guys, ilalagay na natin yung Hado engine treatment, which is 500 ml na Hado super concentrate na intensive engine cleaner, protector and restorer for up to 10 liters of oil. Okay, so ito yung ngayon ilalagay natin sa unit ng Toyota Fortuner para ma-address natin yung concern na hindi tayo magbubukas ng other parts ng loob ng makina. Okay, basta wala lang mechanical at wala lang check engine, electronics or electrical issue yung unit. So ito lang yung ating magagarantiya para matanggal natin yung low power at maibalik sa normal na higit pa dun sa brand new yung kanyang RPM. Okay, so sige, ilagay na natin guys. So ilalagay natin yung 500 ml. Picture mo, picture. So tuturuan ko yung anak ko, kasi yung anak ko ang cameraman guys. So ayan, pagtuturuan na natin yan, kasi mo sa matahan. Okay. So sa mga nagtatanong sa akin, ang gagawin nyo, ihahalo nyo lang ito sa engine oil. Wala lang ibang gagawin. Sa engine oil lang ito ihahalo. Pagkatapos itong tatlong block naman ito, itong sa kanyang EEO, Hado Fuel Extreme Economy. So magulog kayo, makita kayo pay, kasi nga may seal kasi yan eh. Ano? So normal talaga mag-upe. Ilalagay ito sa fuel tank. Okay, so truck, sa fuel tank tayo. Let's go. Okay, so tanggal tayo ng ano guys. Saka open tayo ng ano. So same lang din yung tatlo. So ilalagay lang yan sa dito. Meron siyang seal, matigas. Wait lang ha. So yan. So ilalagay mo lang dyan guys yung tatlong 250 ml na Hado engine treatment. Siya yung magtutunaw mismo doon sa loob ng mechanism ng tawag niya ng mga carbon build up doon sa loob ng kabasong chamber. Okay, so dalawa na. Tapos tatlo. Yun. Okay, so yun ang gagawin. Picture mo. Okay. So tatlo ang ilagay natin. And then okay na, so tatlo tayo. Okay. Okay, so wala ko natin. Tapos ang gawin natin na i-start natin yung makina para makita natin kung ano mangyayari. Okay? Sige. Hindi natin ikakat yung video guys para maramdaman nyo talaga kung ano yung sistema ng anong makina. Okay. So check muna natin doon. Oil filter. Okay na. Yung ilalim okay na. So start natin yung makina guys. So ang gagawin natin, off tayo ng aircon. Yan. So idling lang siya. So ang gagawin natin, papakiramdaman muna natin yung makina. Hayaan muna natin kumalat yung Hado doon sa loob ng mechanism ng engine. After that, mararamdaman natin kung ano yung mangyayari. Okay? So ayan na guys. Ramdaman niyo lang kung ano mangyayari. Ang gagawin niya doon, habang nag-aantay tayo guys ng art ng amin yan, ng idling steam, gagawin natin, papaliwanan ko sa inyo kung ano yung mangyayari. So bakit siya makaka-recover? Sapagkat once na kumalat na yung Hado, yung Hado engine treatment doon sa loob ng makina, ang mangyayari yung lahat ng friction doon sa metal to metal contact, especially bearing sa bearing, bakal sa bakal, tatanggalin ni Hado yun. At then ang mangyayari niyan, yung lahat ng gas-gas doon, ikukrom niya, tatapalan niya yun into coating formation ng carbon 60. Okay, so ang gagawin ni Hado, tatapalan niya lahat ng mga gas-gas, especially yung mga ganyan na gas-gas guys, oh. Yan, oh, hindi smooth. So tatapalan ni Hado yun, babalik yun sa higit pa dun sa original. Bakit? Yung original kasi na metal surface ng liner o ng mga bearing sa loob ng makina, eh, may mga tatawag yan, may mga metal force yan, yung mga butas. Ngayon, yung nilagay natin na Hado engine treatment, tsaka yung Hado oil, nilagay natin, at saka yung sa fuel tank, ang gagawin nun is ikukrom niya lahat ng madadaanan nila na metal surface. So lahat ng butas doon, lahat ng mechanism doon, tatapalan nila lahat yun. So mangyayari, magkakaroon na siya ng perfect setting
which is yung hado mismo yung gumagawa, hindi na yung mekaniko o yung machine shop. So ibig sabihin, hindi ka na nagpa-machine shop, hindi ka na nagpa-mekaniko, yung treatment lang yung nilagay natin, yun ang magtatrabaho doon mismo sa loob ng mechanism. Okay? So sige. So almost 2 minutes ako nagpa-ID lang ngayon, i-RPM na natin dandahan. Papakiramdaman na natin guys kung ano mangyayari sa kanya. So i-idle ko lang ng mga ilang minutes. Ayan. Pero tingnan nyo na yung bigat guys, under ng engine. Tingnan nyo naman yung nagbi-blink-blink. Ano yan guys, safety belt yan. So walang problema yan. Nagbi-blink siya kasi nakaupo ko dito. Wala akong safety belt. Tingnan nyo mabuti yung RPM guys. Bigat na siya oh. Randaman nyo yung galit ng makina oh. Kanina, before, di ba hindi mo maramdaman yan oh. Tingnan mo, bagsak siya agad. Ibig sabihin, hindi ko pa inaapakan ng todo ah. Naka-accelerate ako ng almost 10% na yung apak ng pedal. Pero yung response ng makina, mabigat na masyado. Ibig sabihin, malakas yung power. Okay? So, nakikita nyo yan guys. Pag once na malakas yung power, ibig sabihin, malakas yung compression. So, walang singaw doon sa loob ng combustion chamber, malakas yung sabog. Okay? Kasi nga kung 1:1 yan eh, kung 100% compression, walang singaw, ang sabog niya 100%. Pero kung ang compression niya is a 70%, ang sabog niya, syempre 70% din. Bakit? Sana pupunta yung 30%. Sumisingaw na yon, lumalabas na yon sa exit point ng barbula, either liner, cylinder wall, o piston ring, o piston. So doon nagkakaroon ng mas compression, kaya nagkakaroon siya ng low power, walang hatak, throttle delay. Pero ngayon guys, pakiramdaman natin, i-RPM ko na yung makina. Tingnan nyo yung paa ko, pakinggan nyo mabuti yung galit ng engine na. Kita mo yan? Oo. Oh, full tip, kahit yung yung kanyang 4x4. Oh. Ang lakas ng palo, di ba? So tingnan mo naman yung yung RPM. Naka-recover siya ng 1000, kaya niya nang ibalik yung galit sa 3000. Di ba kanina yung galit niya nasa 3500 bago mo maramdaman yung galit talaga na as in galit. Pero ngayon nasa 1000 pa lang tayo, yung galit niya kumusta naman? Mo. So yun lang oh, hindi pa ako nagtumatagal ng 10 minutes, hindi pa ako tumatagal almost sa paglagay natin ng last natin nilagay yung fuel extreme economy sa fuel tank. Pero kumusta naman yung RPM guys, kita mo yan. So hindi ko na kailangan ipatakbo pa ng 3000, kawawa na yung makina. Ibig sabihin kailangan niya ng itakbo. Bakit? Sobrang lakas na ng sobrang galit na yung makina, setting na siya masyado. Yun po yung kahalagahan ng hado engine treatment sa engine. Kaya marami ang tatanong, tatagal ba yan? Yes sir, tatagal po yung hado engine treatment. Once na mag-chrome yun sa makina guys, ang mangyari yan, 10 years yan bago yung matanggal. Ibig sabihin, yung chroming niya, yung build up din doon sa mismo sa may surface ng bakal o ng surface ng metal surface, hanggang pag nag-chrome yan, parang na yung salamin. So ibig sabihin, gagasgasin niya uli into 120,000 kilometer ang takbo para unti-unti niyang gagasgasin yung chroming na nadikit doon sa metal surface ng bakal. Yun po yung kahalagahan ng hado engine treatment. Yan po yung lagi kong binablog, pinaulit-ulit ko na po talaga yan, kasi yun po talaga yung natin, yung purpose is to how to make a sufficient remedy na less ang cost, especially yung pag-overhaul. Kasi ako mekaniko po talaga ako, iniiwasan natin yung overhaul na mababigat na gastusan, especially sa mga ganun mga senaryo. Pag once na mag-change oil ka, ganun pa rin, nag-EGR ka na, nag-cleaning ka na, nagtanggal ka na ng turbo, nag-cleaning ka na. At the same process, adayo mo nang ginawa, pati injector, binalansin mo na lahat-lahat. Tapos lahat na nagpalit ka na, tapos same pa rin, walang hatak, total delay. So walang ibang sisisihin dyan is yung loob ng combustion chamber. Yan po ang hindi kayang gawa ng paraan, kahit sino pang mekaniko ang titira dyan, kahit sino magagaling na mekaniko. Pag once combustion chamber, automatic na po yan, open po ng head yan at magagaroon na ng natatawag na valve resetting. So tatanggalin yung valve, yung valve tip mo, tsaka yung valve set, isi-setting yan mano-mano. Okay? So wala nang ibang aantayin na mag-low power hanggang masira talaga engine mo, saka na siya ibubuksan. So ngayon, meron tayong pinapromote na hado engine treatment na 5,500 po ang halaga nito, isang set na po yan. And then ang shipping fee niya is 250 yung additional. So bali 5,750 po ang halaga.
ng produkto natin. We cater order, we ship into nationwide kahit saan po kayo lupalop ng Pilipinas, through LB sila po pinapadala. Nandiyan po yung description sa baba kung paano natin i-ano. Inquire lang po kayo, po natin yan, sasagutin natin. Lahat ng mga comment, negative man yan, basher man yan, positive, negative, basta mag-comment lang po kayo, mag-i-inquire po kayo, lahat ng mga commentators, welcome po kayo sa akin. Okay? So ngayon, tingnan natin guys yung result. Almost 10 minutes na ako mula naglagay ako ng hydro engine treatment. Pero tingnan mo yung RPM guys. Sobrang galit na ng makina. Okay? So, ayan o. Yan, kita nyo guys yung mechanism. Okay. Sobrang galit na o. Oh, yung galit niya nasa 1,800. Okay? So, ito na yung after. Oh, how much more kung na-test drive mo pa to? Kung dito pa lang, yung buong unit mo lumilindol na. So, ano ibig sabihin? Malakas na yung pwersa ng engine. So, anong ginawa natin? Nag-change oil lang tayo, naglagay natin ng treatment, wala na tayo ibang binuksan sa engine. Wala na tayong nilinis na intake. Bakit? Yung intake, tama yun, tama po yun. Yung EGR, number one po talaga yan. Pero kung wala namang sensor na nagdi-detect na ang EGR may problema, pero tawag niyan, ginawa mo naman ang tatawag niya diagnose sa stethoscope, pinakinggan mo buti yung makina, sabi sabihin, okay yung engine, walang problema. So, anong problema? Is yung loob talaga. Oh. Kaya magugulat ka sa lahat ng video ko, lahat ng video na engine treatment, wala po tayong binabago dyan na nilalagay. Same at the same lang din po yan hanggang ngayon. Almost 3 years na ako sa Hado at sa YouTube channel ko at aking EP page. Same lang po talaga yung nilalagay natin na treatment. Wala pong iba. Hado lang po talaga na product. Wala na pong iba. Okay po. So, ayan. Inuulit ko. Ayan na po yung mechanism. So, sobrang galit na po yan. At yung makina mismo nag-wild na. Oh. Tsaka pag pinitik mo, pakinggan mabuti yung pedal. Lumilindol yung buong engine. So, yun lang po yung ginawa natin. Hado engine treatment. Yun lang po. 5,500 po ang isang set plus 250 additional shipping fee. So, yun lang po yung magiging kababayaran sa isang set na yun. Pero yung Hado atomic oil, mahal po ang yan. Mahal po ang per liter po yan. So, pwede kayo mag-inquire sa akin. Iba naman po ang presyo yan. Okay po? So, sige. At least, nakuha na natin yung buong mechanism. Pakinggan natin yung kabilang sa makina guys. Tara.